ang mga pating ay kilala bilang isa sa mga panganib na isda sa dagat dahil sa may napabalitang umaatake ito ng tao. Bukod dito ay nakakatakot ang hitsura nito. Ang laki at ang mga ngipin nito ay talaga namang napakatalas na kapag nakagat ka nga nito ay talaga namang hindi ka bubuhayin. Ngunit alam mo ba kadaldal na sa kabila ng nakakatakot nitong hitsura at laki ay may mga taong hinuhuli sila para katayin at kunin ang isang parte ng kanilang katawan upang ibenta? Ito ang kanilang palikpik o fin. Pinaniniwalaan ng bansang China na ang palikpik ng isang pating ay may espesyal na benepisyo sa isang tao. Ano-ano mga benepisyo nito? Bakit mahal ang palikpik ng pating? Lahat ng katanungan na yan ay sasagutin ko dito sa video na ito. Pero bago ang lahat mga kadaldal, siguruduhin mo naman ulit na nakasubscribe ka na, i-like at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload. Bakit mahal ang shark's fin? Ang mga palikpik ng pating ay isa sa mga puntirya ng mga mangingisdang Tsino dahil sa mataas ang halaga nito sa pera. Ginagamit ang mga ito sa isang tanyag na ulam na tinatawag na shark's fin soup. Para sa kulturang Tsino sa bansang China, ang ulam na shark's fin soup ay simbolo ng katayuan sa buhay. Kaya ganun na lang kaagresibo ang mga mangingisdang Chinese na makahuli ng mga pating dahil nabebenta ito mula 350 hanggang 400 US dollars bawat kilo nito. Ang basking shark at whale shark ay mas mahal dahil nabebenta ito mula 10,000 hanggang 20,000 US dollars para sa isang palikpik nito. Ano ang benepisyo ng shark's fin soup? Ang sabaw ng palikpik ng pating ay pinahahalagahan sa kulturang Tsino dahil sa mga benepisyong pangkalusugan nito. Ang sopas ay pinaniniwalaan na nagpapabuti sa lahat mula sa sexual potency hanggang sa skin quality o nagpapaganda daw ito sa balat. Makakaiwas din daw sa sakit sa puso, nagpapababa ng kolesterol at kayang labanan ang kanser. Nagmula ang paniniwalang ito mula panoong Song Dynasty sa China. Ang shark's fin soup ay inihain sa isang espesyal na okasyon gaya ng kasalan. Noong 1997, tumaas ang demand ng shark's fin para sa shark's fin soup, particular sa China at mga teritoryo nito. Ang shark's fin soup ay maaaring mabenta sa halagang 100 US dollars ang isang mangkok nito. Dahil ang ulam na ito ay gawa sa isang pinakanakakatakot na nilalan sa karagatan, ito ay kumakatawan sa kapangyarihan at kayamanan para sa sino man ang kumakain ito. Kahit ngayon ang shark's fin soup ay ituturing na simbolo ng kasaganaan at magandang kapalaran. Ngunit may mga bansa gaya ng United States na hindi naniniwala sa paniniwalang ito. Ayon sa Shark Research Institute na ang shark's fin soup ay hindi isang malusog na pagkain na inihain sa restaurant at sa isang formal na pagtitipon. Ang pagkain daw ng shark's fin soup ay maaaring makakapinsala sa ating katawan dahil sa bioaccumulation o dahil sa lason na dala ng isang organismo. Ang United States ay mahigpit na pinagbabawal ang paghuli at pagbenta ng mga pating, ngunit may mga bansa na hindi masyadong mahigpit sa batas na ito. Ang pangangalakal ng palikpik ng pating ay nagpapababa ng populasyon ng pating sa buong mundo. Hindi lang kasi China ang gumagawa nito, ngunit may mga bansa din na gumagawa ng paghuli at pagbenta ng palikpik nito. Tinatayang 100 million o higit pa na mga pating ang pinapatay sa buong mundo dahil sa kanilang palikpik. Ayon sa mga eksperto na ang mga pating ay may mahalagang papel sa ating karagatan. Ang pag-alis sa mga nangungunang mandaragit na ito ay lumilikha ng hindi balancing tinatawag na troop cascade na humahantong sa mas kaunting kasaganaan at pagbaba ng kalusugan ng ecosystem. Kung wala ang mga ito, ay maaaring maapektuhan ang buong food chain na negatibong makaapekto sa buong ecosystem, kabilang na ang mga isdang gustong kainin ng mga tao. Ikaw kadaldal, nakakain ka na ba ng palikpik ng pating o shark's fin soup? I-comment mo naman dyan sa comment section para ma-shoutout na rin kita sa aking next video.